Bro. The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhol TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhol TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Diyan po sa lokal ng Reddit, binabati po natin, ha? Broccoli, potensyal. Sige po. Binabati ko na po lahat ng nandyan sa lokal ng Reddit. Pwede po ba pa-pray si Brother Broccoli na sana lagi siyang healthy? O, sige po. Oliver, yung pala pangalan ni Brother Broccoli. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, mabuting kalusugan ay maipagkaloob kay Brother Oliver. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kasiglahan, kalakasan ng katawan, ay patuloy na ipagkaloob kay Brother Oliver in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Hello! Happy New Year, guys! Happy Nisin 1! Nisin. Cup noodles. Ramen.
Ramen, ramen. Magkakaiba yata yun, ramen tsaka nisin cup noodles. Dapat Ayan. pala ako ng nisin cup eh. Dapat meron tayong nisin cup. Ah, meron lang akong kape dito. Oh, sponsor naman dyan, nisin. Oh. Ay, hindi kita. Okay, so we have a blogcaster, Lone Warrior, and Alpot, si Brad Al Aquino. We have 16. Uy, dami. 16, hello. Daming viewers. Ang dami. Manisin. Ba't nandito kayo? Dapat nandun kayo sa tunay na Happy Nissan New Year. One. Oo. Ito kasi parody lang to eh. Nissin wafer siguro. Gusto siguro silang kumain ng Nissin wafer. May access ba kayo sa link? Parang kanina kasi dumalo ako ng combined PMWS. Walang kakwenta-kwenta. Oo, nahilo ako dun sa about sa ulo. Ano? Color ulo, sa ulo. 1-18. Yung verbo, sinimulan sa verbo. Tapos yung ulo, si Cristo daw may katawan na physical. Siyempre, may ulo daw yun. Is, obviously, ganun talaga yon. Basta, napaka, ay, enako. Iwan ko. Ulo, ako yan. Ano, broccoli, nag-ano din ba? Daniel Huson! Daniel Huson! Humaluo kayo naman si Brad Josel eh. Oo. Bago daw to. Pang SP Bebe daw eh. Jamal. Napaka-basic na ituro na yan eh, Brad Eli. Welcome, Lutz Chris. Ay, bakit yung ano, broccoli yung ang tawag na ngayon kay Jamal eh. Naging Jamal na. Ano yung oh, so ano Jamal Crawford. Jamal. Yung basket NBA player. Jamal Mashburn. Si Adele yata yung si Adele lang nagkaroon, di ba? Si Adele lang nag si Adele, nagkamali siya, Jamal daw. Isip kami na isip, sinong Jamal? Jamal pala. Josel pala. Ayun. Teka lang, babati muna ako. May mga members tayo, yung mga nakasubscribe sa YouTube natin. May monthly yon. Wala pang 100 yon per month. So, ang kasama sa deal na yon, isa-shoutout ko sila. So, number one, si Poging Pogi TV. Number two, si Zell19. Number three, si Jay Cruz. Number four, si Dominic Charles. Si Brad Dom. Yan. Congratulations! Yan, apat na. Ang goal natin, makasampu ah. Hanggang maka 24K tayo. Ayan. Eh, paano nga ba yung pag ano dyan? Ano, paki-explain yung mo nga yun. Diba, hindi kasi yung ano kasi, yung ba may pipindutin mo tapos kasi parang may hinihingi na card kasi yes. Parang hindi naman kasi lahat ng tao may ganun o parang oo. Ano yun? Yung pwede debit, pwede credit card, yung Visa, MasterCard. Oh, yung pala. Gold dyan, 75 pesos lang per month. As your, show your support to the channel. Ibabawas dun sa ATM mo, parang ganun. Sa ATM. Oo. Unless you, ano yun, cancel anytime. Activated na ba yung GCash, bro? Activated na yung GCash mo? Hindi pa eh. Kasi gumawa yun akong bago. Bro, para ano, isang bagsaka na lang. Oo. Bagsaka sa GCash. Medyo kumplikado sa YouTube eh. Ang tagal kasi mag-verify ng GCash eh. Pero nag-text na sila na it's still being processed. Ayun. Maraming maghulog dun, bro. Mas madali. Ah, ganun ba? Sige, sige. Pwede rin yung subscribe para ano, mura lang. Saka yung super chat dito sa live stream. So, sino ba yung mga tao dito? Si John Paul Sogo, sabi niya. Puro kayo kalokohan, ha? Mark William, ramen. Salamat sa Nissin. ito si Jay Cruz, hello. Happy Judaism New Year, sabi ni Toby. Happy Nissin Ramen, SSJ. Glenda La Cruz watching from Bintar, Ilocos Norte. Oy. Judaism New Year. Maddox Gaming. May tanong sana ako sa magaling sa sitas sa mga dita pa. Oy, sino bang magaling sa sitas dito? Wala eh. Ay, si Brad Al. Si Brad Al. Sige, tanong mo lang sa live chat.
Hindi si Badal. Kita ba sa live chat? Ha? Sa cellphone lang kasi ako eh. Ah, okay. Sige, tatanong ko na lang. May Biblia ka ba? Ikaw na lang ang magpatanong. Wala. Sige, Google na lang natin. Ayun. So, ito nga. Judaism New Year pala itong Nisin. So, at matagal ko lang sinasabi ito eh, para silang Jews wannabe. Diba? Gusto nilang maging Jews. Jews na rin sila. Ano man sabi niyo dyan? Na may New Year na yung sa Gregorian calendar. Bawal ba sa kanila yun? Yung January 1st? Tangay, oo. Nung pinagdiwag nila ang sinasabi nilang Christian New Year, binawal na nila yon. Pero before, nang hindi pa nila pinagdiriwang yon, pwede. Bago maghiwalay ang taon, bawat lokal nun, hapon pa lang paglubog ng araw, bawat lokal nun may mga panalangin sa paghiwalay ng taon. Okay, so dumating sa unawa. Naging Hudyo na sila. Oo, 24. Uli, isa-ayos na naman ang takbo nila niyan. Pero everything else, Gregorian calendar, like yung gamit nila, everyday life nila. Kaya yung nagtanong, parang sa Judaism, hindi naman talaga, masasabi talagang totoo na Christian New Year, talagang Judaism, kasi yung pinagbatayan nila dyan, yung 12-2 ng Exodo. Okay. Google ka. Exodo. 12-2 ng Exodo, kung doon nagkakamali. Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. So, month to. It's a month. Oo, month. Mm-hmm. Yan yung nila kinuha, yung buwan ng Abib o Nisan. Yung unang buwan na dyan nagpasimula ika, sabi ni EFS noon, nung gabing aalis ang bayang Israel sa Egypto, doon nagpasimula isang bagong taon. Dahil yung panahon na inaalipin sila sa Egypto, yun ay panahon na ang masusunod, yung kalendaryo ng mga taga-Egyptian na hindi dun sa paraan ika ng Diyos. Kaya yung gabi nila na umalis sila, dun nag-umpisa yung bagong taon para sa mga taga-Israel nung umalis na sila sa bayan ng Egypto. Doon nila kinuha yan eh. Okay. Yan nga nang galing yung Nisan eh. So sila nga yung continuation ng bayan ng Diyos na Israel. Oo, bayan ng Israel. Oo. Pero ano ba sila? Mag-Hudyo rin sila, di ba? Hudyo eh, kasi wala pa si Kristo noon. Oo, lipi ng yan eh. Brad eh, lipi ng Israel yan eh. Oo. Okay. Kaya hindi talaga mga Kristiyano yan eh. So hindi dapat Christian New Year. Dapat sa Jews, Judaism. Jewish. Ay, mga Jewish naman, iba naman yung sinasamba nila ngayon. Hindi sila naniniwala kay Kristo, di ba? Yung sa ngayon. Ang gulo, no? Kaya nga eh. Parang delikado na eh. Hindi na lang tanggalin yan eh, no? Para mapayapa. Tsaka yung diba, yung sinasabi na ng mga nagko-comment, kung yun yung New Year na pinagdiriwang nyo na sinusunod yung buwan ng Abib o Nisan, dapat, diba? Yun na yung calendar na gagamitin. Dapat nyo, sa lahat. Sa lahat. Yung Hebrew calendar. Eh kaya lang, talagang Gregorio calendar pa rin ang ginagamit nila eh. Oo. Yung kay Dirac nga eh, nagpo-post, this coming March, ganito. Hindi naman Hebrew yun. Oo, hindi naman Hebrew calendar. So, yun lang talagang instance na yan. Sige po, Brad Lutz, quiz. Hello. Winning na ako, Bro Poly. Yes po. Noon kasi, taga
Pangasinan ako. Mm-hmm. Noon kasi bilib ako kay Bes eh, kasi mayroong ganyan ang kinuha sa Biblia. Eh yun pala, panahon pala ng Exodo yan, hindi pala ginaganap ng mga Kristiyano noon. Mm-hmm. Tama. Pero nandun daw si Kristo, yung bato. Di ba may ganon, Brad Al? Oo. Yung bato? Kinuhanan ng tubig ba yan? Oo, yung batong sumulunod sa kapila. Hinampas ni Aaron. Ni Moises. Oo, si Kristo daw yun. Sumirit yung tubig. Sumusunod? Paano susunod yung bato? Pagugulong-gulong. Ay nako. So, yun nga daw yung si Kristo na kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sabi nga ni EFS noon, dapat ang utos kausapin yung bato para magbukal ng tubig. Tagalit daw ni Moises sa bayang Israel dahil tipid ang ulo. Imbis na kausapin, penalo. Kaya pinalo okay. Niya si Kristo. So, ano to? Magic to. Supernatural. Kasi scientifically, ang bato, paano dadaluyan ng tubig yon? It cannot be explained by science. It's just a story. Hindi siya posibleng mangyari. Unless nga, supernatural. Di ba, Bradlon? Parang mahirap mag-ano na evidence sa mga ganyan. Saka yun yung time na ano eh, yung humingi sila ng pagkain, ang binigay ng Diyos mga ahas, ang daing natuklaw sa kanila, daing namatay. Ayan, basahin nyo Exodo. Actually, ang dami dyan eh, Genesis hanggang Deuteronomio. Puro magical ano events. Saka parang masama si God nung mga times na yan. Ayun. Kayo ba, Brad Al, may ano kayo? Nisin? Nisin 1? Wala. Anong New Year nyo? Yung New Year na... ano, Gregorian. Gregorian calendar. Oo, di ba? Kasi... Hindi naman tayo nabubuhay sa panahon ng ano eh. Ebreo para... Ipagdiwag mo pa yun eh na hindi naman na nag-exist yun eh. Di ba? Sa panahon ka, di, yun ang ano mo, hindi doon sa panahon ng nakaraan, lalo na, Judaism yun eh. Oo, kalaban yun. Oo, Judaismo yun eh. Tinalikuran nga ni Pablo, di ba? Yes, oo. Karin yun ang Judaismo, nung naging Kristiyano siya. Kaya hindi nga pa pwede maging sabihin, ano yan eh, Christian New Year eh. Saka, ang rule nila, pag-attend ka sa ganyan, kailangan malinis ka. Nagsisi ka, malinis ka, hindi ka nag-masturbate, mga ganyan. Oh, dito sa atin, Nisin 1 cup noodles, kailangan makasalanan ka para makasali ka dito. joke lang. Lahat ng kabaligtaran, doon tayo. Parody lang. Mm-hmm. Ayun, salamat sa Diyos, Toby Balagtas. Sabi niya, kung sumusunod si Kristo sa tradisyong Hudyo, dapat di niya nilabag ang Sabat. Kaso, siya na nagsabi na walang Hudyo o hintil sa Kristyanismo. Ah, lumabag pala siya. So, lumaban pala si Kristo sa ano, sa father niya. Iniba niya. Parang pamilya rin, ha? Iniba niya. Ano muna, itong si Maddox may tanong. Kailan pinasimulan yung bahay ng Diyos? Kasi kung makuha yung date, masusug ka ano, sa ika-fourth reign din ni Solomon. 480 years yung pinakaunang date ng Exodus. Di ba sinabi naman ni Ingkong na mali yung year 5783? Nag-gets niyo ba? Kailan sinimulan yung bahay ng Diyos? Oh, Badal. Alin yung ginawa ni yung bang ginawa ni ano ni Solomon sa panahon ng
Yung oh, Tomero. Lalabas daw fourth train ni Salomon. Eh yung Exodus ano? 480 years ang pinakaunang date ng Exodus. Di ba sinabi ni Engkong na mali yung year na 5783? Nako. Mahirap tong tanong niya. 1 Kings 6:1, and it came to pass in the 480th year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign over Israel. Ayan, nako. Familiar ka ba, Badal? Hindi. Ayan lang. Dapat si Totoy Bibo ang sumagot nito. Siya yung tagapagtanggol ngayon eh. Kilala ba si Totoy Bibo, Badal? Naririnig ko lang. Siya yung nagtatanggol ngayon sa MCGI. Hello, John Paul. Tingin link Discord. Sasali daw sa Discord. Oh, marami na tayo sa Discord. Mag-iisandaan na yata tayo doon. It's a small community. We can chat every day. We talk as well every night. Ayan, pampatulog. Chika-chika kami. Ay, Brad Carlo. Sige po. Yun. Malinaw ba? Yes. Update lang. Dinalaw ni Arman, Brad Rodel, mga liman. Mm. Si King Cortez, si Brad King. Uy. Sa kulung. Sabi ko sa'yo, hindi pa siya, hindi pa siya nakalaya. Oo. Okay. Dinalaw. Oo. Oh. Pinapunta ni Kuya. Baka, ano, gagawing diskusidor si, ano, Brad King. Pag nakalaya. Bisita pa lang, hindi pa na-bail. Bailable ba? Hindi pa, pero bisita. Idunan ni Kuya. Isinugo si Brad Rodel. Wow, ah. Ang lakas niya, ah. Yes. Okay. Yun lang ang update ko. Akala ko na kalaya na. Saan ba siya? Baka non-bailable yung kaso niya. Baka non-bailable. Ano ba yung kaso niya? Staffa? Staffa. Lahat daw bailable eh. May nagsabi na abogado. Kaya yun kay King kasi hindi naman siya yung pinaka-main eh. Parang nadamay lang siya dun eh. Ano yun, D.B. Bowen, yung kapatid ni Ulysses, si Villamin, si ano? Yun ang mastermind. Yun ang mastermind, si para Dexter Villamin. Pumunta dito sa Katarina, 2 times sila eh. Okay. So pag nakalaya, tatanggapin. Magiging debater siguro. Siya na yung panlaban niya. Okay, siya na yung ilalaban niya. Totoy Bibo. Siya na ngayon magkatanggol kay ano, DSR. Bro. Baka si Totoy Bibo, baka ma-discover, no? Sana ma-discover siya. Para balawin siya ni Arman. Ano yun? Hindi naman nakakulong yung matadalawin. Isusugo. Ay, kasi ngayon siya lang ang nagsugo sa sarili niya eh. So kailangan ano, official. Ah, matutuwa 'yon kasi membro lang 'yon eh. Nagpapatanong 'yon sa taxi TikTok. Driver. Taxi driver 'yon. Hindi siya taxi driver, L300 delivery van. L3 pala. Oo. Ayun. Pero nagpapatanong nga siya. So pwede siyang ano, parang avatar ni Kuya. Avatar. So, pwede arkinahin si Totoy Bibo? Pag umuwi ako ng Pilipinas, pwede bang arkinahin si Totoy Bibo? Ano? Clown? Eh, hindi. Siyempre, L300 pa niya. Ayong ba? Okay. Hindi patihin ka habang nagbabiyahe kayo. Gising na gising. Sige, sige. Tanong natin. Sabi ko nga, ano eh, i-hire ko din siya eh, para ano. Tapos ililibre niya daw ako sa Wilfredos. Ay, sa ano pala? HOC. House of Chickens. Ano ba yan? Gin-invite ko siya sa ano, Wilfredos. Hindi daw siya umiinom. Sabi ko, hindi namang tayo iinom. Wala namang sinabing iinom tayo. Ayun nga. Pero siya yung nagtatanggol ngayon. Lutz Chris, kilala mo ba si Totoy Bibo?
Good, Chris. Hello. Nag-away yata siya. Okay. King Cortez. Ayun. Hello po, Carl Paolo Narvaez. Ayan. Shout out Jimmy ng Shopee Delivery. Oh, Jimmy, kachat ko kanito, Jimmy. Hello po. Tapos yung hindi ko nabati last time, si Love Love Love, tsaka si Jean Misa Body Vlog. Ayun, sa ano pala, sa Saturday, meron tayong podcast. Yung ating mga kapatid na Happy Christians. Ay, hindi na pala Christians. Yung iba doon, ano na, atheist and agnostic. LGBT. Ang title is Outspoken Voices Podcast. Ayan, mapakinggan natin yung mga side ng LGBTQ plus community. Ayan, masaya yan. May nag-comment kasi daw yung podcast nung last time, yung All Girls, ano daw, parang magulo daw. Kasi hindi ako sumali. Wala daw nagmo-moderate. So parang nagsasapawan sila ng ano. Pag nagsasalita, nasasapawan. So, check ko this Saturday kung available ako. Pero may host doon si Brad Kalem. Yun yung ating kapatid na magaling din magsalita sa call center. Ayun, abangan nyo. Saturday 2 p.m. Mga LGBTQ. It's open for everyone na ano. Numero uno na ngayon. Numero uno na. Ah. Numero uno na. Okay. Yung link ba niyang Nissan 1 na yan? Nissan 1 pala. Ano? Yun din yung sa prayer meeting? Iba. Ay, iba. Hindi. Depende yan sa ano, kung ano yung distrito mo. Dito sa amin, iba-iba eh. Sa inyo siguro iba din dyan. Iba ang sistema. Iwan ko, i-try nyo lang. Oo. Baka nahalata na nila na binablock ka na. Oo nga, no? Hindi, may access pa nga ako sa SK eh. Hindi ako tinatanggal eh. Mahirap siguro hanapin yung email ko. So, buti ano. Di ba may rule na ganyan? Kailangan malinis ka, hindi ka suspended. Saan para tumalo ka. Sa hapunan yun. Banal na hapunan yun. Ah, iba pa tong hapunan. Kailan tong hapunan? Sa magbilang ka ng 14 days galing ngayon. 14 days from now, yun yung banal na hapunan. Magkalapit ah. Bakit ganun? So itong Happy New Year na to, walang ganun, walang rule na kailangan malinis ka. Pwede kahit sino. Kahit sino. Pwede okay. Kahit sino. Nagluluto na nga ng delivery spaghetti, french fries. Ay, oo. Naghahanda sila. Naghahanda ngayon, oo. Busy na. Putukan na yan. Anong putukan? Linawin mo yung putukan na yan. Maraming... Di ba? Fireworks. Ah, fireworks. Okay. Kasi bawal fireworks, di ba? Chinese ano yan eh. Pagan ritual yan. Pagan yan. Pero ginagawa naman. Pero si Bes dati, nagbumibili ng puputok noon sa Bulacan. Doon pa niya sinisindihan sa Bird Alley. Ba? Doon niya sinisindihan sa bubong ng pasalamatan sa convention center. Doon niya mga quitties, ganun. Fireworks quitties yun. Doon pinasisindihan ni Bes sa bubong ng convention center. Oo. Di ba yung... Yung Walk of Faith na video, may fireworks doon eh. Oo. So, yung opening ng ano faith walk of faith ano fountain may ano yan yung kulang doon nagsayang lang sila ng pera doon sa ano na yun sa structure na yun walang din mo papakinabangan yun maganda rin tignan sa video pero nga kung pinagbabawal sa members yung paputok tapos sila mismo nagpaputok ewan ko na lang ba't ganun. Laki din ang ginagastos dyan, di ba? Sa mga fireworks display na yan. Laki yan. Ngayon po, sunog ka lang ng pera. Oo, di ba? Marami naman eh. Maraming naka-reserve. Noong hinayang na hinayang sila pagka
ang ibang religious organization nag ano ng fireworks dahil milyon nauubos. Abuso na lang dapat, may napakain sa ano, may hirap. Pero ganun din ang kita. Ayun. Narinig yung pag ano mo sa palit noon. Nandun ako noon, narinig ko yun. Yun yung sinabi na nung ano na nung pinagdidiwangan nila yung ano nila Christian New Year nila. Pero before na wala pa silang pinagdiriwang na Christian New Year, walang ganung pagtuturo. Yes, ang dami nang nabago. Kaya kung nawala ka na matagal, years kang nawala, pagbalik mo maniniwala ka na parang magiging ano ka ulit, magiging alien ka na ulit. Kasi parang kagay ng mga katawagan dati, ang alam mo manggagawa ay naging elder na. Ayun, bakit parang naging saksi ni Jehovah na to? Elder din ang tawag sa saksi ni Jehovah. Eh. Saan elder? Mormons, elder din. Nako. Dapat unique sila kasi sila yung bayan ng Jews. Bakit sila gumagawa? Siguro gagawin na lang Bokole para mag-unique sila. Elder Scrolls. Elder Scrolls. Scrolls. Oh, welcome, Brad Batang Binild. Batang may laban. Batang Binild, hello. Kuya Talong. Hello. 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 Batang may laban ako. Ayun, buti nakapasok ka dito kasi ang inaalaw lang namin dito sa podcast yung mga makasalanan. Ayun. Ngayon ang nag-prayer ngayon para Broccoli ay si Don Capuno pa rin. Yung usual na panalangin niya. Oh. Lakasan mo kaya, attend kami, stream ka. hindi kasi nandito ako sa isang sulok eh, sa isang sulok. Oh. Ah, ilan bang kapatid diyan kasama mo? Doon dami. Ah, napapaligiran ka pala diyan. Alam ba nila na bonakit ka? Hindi. Ang galing mo ah. Ang galing ah. Hindi kayo nahanap. Siyempre magtatalaga ka. Oh, yun. Natatalaga. Siyempre. Eh, ano tayo? Kaya nga ganito ang boses ko. Mahina lang. Okay. So, nagluluto rin sila. Habang nagpapaksa, habang nag-aaway ka, nagluluto. Hindi. Kanina, nagluto na sila. Aluto na. Oo. Marami dito. May spaghetti. May french fries, yun. Mayroon hot dog, yun. Okay. May banner kayo, banner. Yung nakalagay na, ano, Happy New Year, ganun. Ay, hindi kami nakapagpa-print. Pero usually, nagpiprint kami nun. Nagpiprint? Oo, yung sa tarpaulin. Oo, kahit nasa bahay lang. Oo, dati. Kasi po post sa Facebook. Oo. Usually, yan pag SP Bebe, naka pinapost nila sa Facebook. Kailan ang huling punta niya sa ADD Convention Center? Ikaw, Brad Al, kailan huling mong punta doon? Ang huling kong punta roon, ano? Yung huling-huli ko talaga, 2017. Okay. May fountain na ba yan? Wala pa, nung nandun ako. Wala pa, no? Kasi naglagay na sila ng kung ano-ano doon eh, yung... Ano pa lang siya? Construction? Under construction. May mga parang... Ano yun? Yung may mga pangalan ng Bible yung characters? O mga pangalan ng mga bayani ng pananampalataya. mga bayani ng pananampalataya. Oo. Nakita ko lang sa pictures. Kasi mula nung umalis si Bess, tinamad na akong pumunta doon. Ang tagal na noon. Mid-2000s pa. Pupunta. Oo. Wala eh. Pagpunta mo doon, sa monitor ka lang din nakatingin eh. Wala nang pulpito, sabi nila. Sabi sa Reddit. Screen na lang. Ang pulpito doon, yung piano lang. DSR. Kasi siya pasimula eh. Oo. Ewan ko, ayoko rin. Ewan ko ah. Baka nakasalig ako kay Bess. May ganun, di ba?
Kay Bes nakatingin. Bambasa si Bes. Napunta pa na ako ng kapalit. Okay. Ah, nagla-live pa rin yung mga MIC doon. Hindi na. Hindi na? Di, ang nagte-texto na lang talaga noon, si ano na, si DSR na. Si DSR na, sa first part. Sa first part, siya na talaga. Okay. Take over na talaga niya. Oo, siya na. Ang may patanggap sa kapatid, sa kapatiran, dahil nga, marami talaga, ayaw talagang, pagka, siyempre, nagkakaroon ng comparison eh. Pagkaangahati kay Bes, si Mil Magdaraog, o kaya si Rodel Mangiliman. Si Danny. Bale. Maraming ano, maraming kapatid na, oh, maganda mag-texto to. Mm. Kung pagka nag-texto si DSR, lisaw talaga. Baliktad. Ay, bro, ay, Bernal. Matanggap nila na, may patanggap sa kapatiran na, si DSR ang pangalawang tagapangasiwa. Sila na lang ang magte-texto dalawa. Wala lang kayo. Bernal, naabutan mo ba yung nagtitexto pa dati ang mga KNP? Yung samantala nagtitexto ang mga KNP, namimili ka ng mga pansit sa kitabi-tabi. Oo. Pero pero nangonte, Bradal, nung wala na si Bes. O marami pa rin? Ano? Marami pa rin. Pagka meron pa rin. Pa lang mission. Ah, kasi pero nagpapasalamat. Hindi, oh, hindi gaya talaga. Nung andito si Bes, talagang jumpak. Oo, naalala ko yun. Yung hindi ka makalipat sa kabilang ano dako dahil traffic, sa traffic. Yung step mo, half step lang. Oo, naranasan lang. Traffic sa CR. Traffic sa CR. Sa CR, ang dumi. Basa. Alas 12, nakalabas kami ng convention, doon lang sa labas, ng gate, ha? Alas 2, dami ng mga kapatid. Mm-hmm. Malas kita makain na, di ba, pag naglalakad ka? Oo. Yun nga, dito yung sibit. Grabe yan. Titingin-tingin ako sa paligid ko, sabi ko, parang ito na yung totoo, ha? Nandito na yung bayan ng Diyos. Ay, maraming dami. Ito yung bayan ng Diyos. Badal. Na Bradal, nakapaglinis ka rin, nakapag-CR ka rin ba noon doon sa palit? No, doon sa mga marurum. Dahil seminarist tayo eh. Group 7, seminarist sasabay. Sila gumawa nun eh. CR kami, naka-assign. Ang Panginoon. Na-imagine ko pa yung amoy eh. Pag umihi ako doon, mabilisan lang. Labas agad ako eh. Nakatakip sa kami nun, si ano? Nakatakip ka ng ilong eh. As much as, ano, as fast as you can. Uy, ano? Yung administrator sa pabit mo, si Sari Katan. Nakatakip sa kami sa group 7. Yar ka lahat. Mm-hmm. Kaya... Buti yung CR na na-assign sa akin, sa amin, sa kasama ko at saka sa akin. Yung CR doon sa may upper bleacher sa harap ng stage. Yung sa taas mismo. Di ba may CR doon? Mabaho yun. Stage. Yung sa mga stage. Naka-CR ka doon. Naka-CR ko doon dati. Oo. Oh, naging CR management ako dyan. Nako. Maliligtas ka. Kawawa, titingnan ko yung mga pero kita mo sa mga mata nila ano eh, masaya sila sa ginagawa nila. Oo. Oh, nagmamap ng ano, ng CR. Oh, yan. Tapos yung langit points. Si ano, ikaw, Kuya Talong, kailan last mong punta sa Apalit? Last time ko was 2006. Ayun, pareho tayo. Ang tagal na. Wala, hindi mo na naabutan mga ano doon, fountain, ha, ganyan. Okay. Ako pa kasi dati yung nagda-drive nung district van namin. Exit kami ng San Simon. Di ba doon yun? Mas malapit kung lalampas ka ng San Simon. Tapos babalik ka ng konti. Kesa mag-exit ka ng, ano ba yung una doon? Pulilan. Oo, Bulacan. Pulilan.
Ayun. Grabe yun, mga panahon na yun. Kasi, puyatan yun, di ba? Badal, pag after ng aralan. Midnight na yun tapos nun, uwi mo. Tapos nakakaantok yung biyahe pa uwi. Pag driver ka, kailangan gigisingin mo sarili mo. Tinasampal ko sarili ko nun eh. Para magising bro. Lang eh. Bro, 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 Holly. Yun ba ang sasakyan na yan ay amoy bayag? Oo, yung amoy bayag. Loko-loko na siya. No? Si brother. OIC. Pagkatapos ng sakya, kasalamat, alas 12. Tapos, minsan alas 9, pinakamaga. Aralan pa yan. Hanggang madaling araw, mag-uumaga. Kaya, alas 4, alas 5, talagang pagkababiyahe ka, talagang ano ka eh. Yung wala ka lang kasi, wala kang tulog kasi pagkakos ng pasalamat, aralan pa. Oo. Tapos ano, brother, may meeting pa yan? May pa-meeting pa? Oo, yan pa. Eh pagka nag-meet, nagpa-meeting pa naman yan si Jamal lang haba magpa-meeting yan. Kasi hinawakan kami yan ni Jamal eh. Ano yan, mga regular? Ano, isang OIC pa kasi noon eh. Mm-hmm. OIC tapos naging MIC. Anong, siyang MIC. Ano mini-meeting niya? Collection? Ano, siya, yung sa mga broadcast na doon niya sinabi, hindi na natin kailangan ng manggagawa yung huwag tayong magyayabang. Dahil ngayon, satellite na. Doon yan, doon yung panahon na yun eh. Doon na inaano yung satellite eh. Pinuprovide na magsasatellite na ang mga lokal. Yun yung panahon na yun. So, ano yan? Good news ba yan? Bad news? Maalwan kasi hindi ka na mag-aaral as a worker. Oo. Na satellite na lang. Walang dapat ibang malaki ang manggagawa dahil ang magte-texto na ngayon sa lokal. No, si best na dahil ngayon may satellite na. Ganun, no? Pinagbubo. Ganun yung bulwyo na sa meeting ng mga manggagawa sa division ng MMCR. Hindi na nangangaral mga workers. MMCR dati kasi ano, Metro Manila, Cavite, Rizal, di ba? Oo, combined pa yun dati. Combined yan. Oo. Destino ka pa nun the next day? Linggo. Oo, habang hindi pa na ilalagay yung ipoprovide yung mga satellite sa mga lokal, VHS muna. VHS, classic. Oo, VHS pa nun. Di ba? Oo. Tapos naging CD. CD. Naalala ko, puyat na puyat kami nun eh. Destino pa. Meron dyan sa Tagig ang ano, ang viewing 5:30 na umaga. So biro mo, galing ka apalit ng mga alas 12, midnight, tapos 5:30 destino mo sa lokal. Doon ka na matutulog sa, di ba merong quarters yung workers? Doon sila nag-stay or office, ganun. Tulog kami nun eh, kasi puyat na puyat eh. Gigisingin ka na lang nung officer. Ah, Brad, panalangin na po. Tapos na pala. Nakatulog ka buong ano. Buong pasalamat. Metan, biro mo, tapos ng aralan ano. Team Lunes. May schedule ka ng umaga na doktrina na make-up. Yung mga nalalampasan, make-up ang ano nila ron eh. Mm-hmm. Misa, na, meron ako schedule na alas 7, alas 10. Kaya talagang umagang-umaga, halos wala kang tulog, bangon na naman uli. Destino ng doktor, tuloy-tuloy na hanggang hapon. Pagal na pagal, no? Pagal, pagal talaga. Yeah. Siyempre, yun ang pala. Mabungang pagpapagal, Bakali. Mabungang pagpapagal. May, isi-share ko sana yung picture ko eh. May mga picture kasi ako, kasama ko sila Brad doon, si mga OIC, MIC. Kahit si Brad Ellie. Ipo-post ko na lang sa ano, sa Facebook or sa ano, sa YouTube. Maganda rin ma-share yung mga luma eh. Meron ako eh. Kanina? Sino ang kasama mo? Aralan mismo. Si? Sa Aralan. Aralan? Nag-picture ka sa loob? Bawal yun ah. In-screenshot ko lang doon sa video. Ah. Oh, share mo nga yan. Patingin kami. Dati kasi broccoli. Yung mga workers dati.
ay sila ay nasa aralan, di ba, nakikita sila sa radio at naipapalabas sa mga pagkakatipon. Ngayon yung mga workers na medyo may pagka-epal doon sa harap, sa harap po yun makita ng video. Kagaya si Brad Al, di ba, nakikita ka sa video palagi. Sa tuwing ano, proud, oh, regular siya. Oh, proud na proud ka naman. At oo, yan, yan. Para bang ano, sikat ka kasi nakikita ka sa aralan. Ibig sabihin, dikit ka sa sugo. Oh, di ba? Oo, ganun yun. Kung sa'yo sa ano? Messenger mo, broccoli. Ah, sige, sige. Nakikita rin ako doon. Pinopost ko din. Oh, andun ako. Tonto ako. Andun pa kami sa taas. Sa mga KNC workers. Ano, wala si Brad, ano, umalis yung taga Pangasinan. Tatanong ko sana kung pumupunta sila na Apalit. Yung mga malalayo. Siguro ano lang, tuwing may event, babiyahe pa sila. 20 na ang viewers sa YouTube. Hello! Oh, hello! YouTube, hello! 20, basa nga tayo ng, ano, Carl Paulo, Narvaez. No skip ads para kay Broccoli. Yun, salamat sa Jesus. Girls Talk yun. Gamer pala si Brad Lone, Warrior. Gamer? May sinabi ka bang nag-games ka? Mobile Legends na nilalaro. Ha? Ano na? Mobile Legends na nilalaro ko. Ah, Mobile Legends. Okay. Ako kasi Clash of Clans, saka NBA 2K23. Paano sumali sa Discord? Sabi ni Dune Inker. Message mo ako, bro, sa ano, Facebook. Saka si John Paul. Sali kayo sa Discord. Saka si Brad Manael. Ayan, Brad Broccoli. Nasend ko na sa'yo. Messenger. Okay. Ipakita ba natin? Ikaw. Gusto mo? Sige, sige. Pakita natin. Sa unahan niya ng ano, aralan. Ay, sasave ko muna para ano. Oy, welcome back, Lutz Chris. Lutz Chris, may tatanong ako sa'yo. Matagal ka ng kaanib? As ano, 2017, Broccoli. 2017 ako naanib. Okay, so 6 years. Opo. Kailan ka lang umexit? Ah, closet pa ako, bro. Closet pa. Okay, galingan mo ang pagtatago, ha? Okay. Sige, sige. Wait lang, pakita ko lang 'to. Ah, ito ka. Kita niyo ba? Ah. Ah, payat mo pa. Ikaw 'to nasa harap, 'di ba? Oo, payat ko pa diyan. Eh, kita ako. Ha? Etong nasa likod mo, to. Adsit to eh. Ano yan? Si... Worker? Oo, hindi ko alam kung taga-Cavite rin. Parang si Ruby yata pangalan yan. Ruby? Lalaking Ruby? Oo. Oh, yun oh. Nasa harapan ka pala. Yung ID, Broccoli, yung ID, tingnan mo yung mga ID. Hmm. Yung Church of God na to, di ba? O ano? Bayan ng katotohanan. Ah, bayan ng katotohanan pa. Mm, yung ID namin. Oo, tanda-tanda ako tong ano na to. Sino tong nasa likod mong sa second row? Si hindi ano ba na... to? Yung assigned sa abroad? Wala. Hindi makikita. Ito, oh, yan yung ano, nasa Middle East eh. Hanggang ngayon. Oh, Middle East. Pangalan nun? Si yung Baro-Baro. Yun ba yun? Mm-hmm. Eh, yung kalbo. Nakalbo na yata yan. Ewan ko. Okay, so mahilig ka palang ano, pumesto sa harapan. Sa first, ano, first row. Oh, okay. Puro Cavite yan eh, sa unahan eh. Ah, Cavite, okay. Ewan ko nadali ni Puto tong, ano, sa likod mo. Parang kasali siya na. Okay, ayan. Dito yung mga zone sermon, di ba? Sila Jun Soriao.
mga ZS. Yun ba yung mga ZS na Metro? Si Budlevy. Okay. Beral. Yan ba yung mga nandyan, mga kamiti, mga maaangas, ano? Maaangas. Sip-sip siguro. Lahat. Hindi naman lahat maangas dyan. Pero talagang merong maangas dyan. Pero hindi lahat. Inisip ko yung mga ZS yan. Sila Brad Daniel Hispano, si Ron Banta. Puro South yun eh. Manila yun eh. Pero sinashuffle yung mga yan eh. Badal sila, ano, di ba? Badal, di ba sa inyo? Badal, di ba sa inyo sila Mario Matugina? Oh, Mario. Di ba? Oh, yun yan. Di ba? Si Mario Matugina, ano pa rin siya ngayon? Nasa Cavite pa rin. Mm-hmm. Ang mga yan, sila Randy Forestero, sila Robert Guimau, Robert Santiago, mga yung magkakapalit na Forestero, yan yung mga matatanda. Ang mga nabutan ko dyan mga matatanda, yan sila Michael Dayawon, Jun Ganadores. Yung mga workers pa sa Cavite, hindi na siya shuffle sa Metro Manila. Talagang Cavite lang sila. Noong bagong arib ako, ang magka-division pa, Cavite, Rizal. Ang shuffle ng destino, Cavite ka, destino ka ng Rizal. Rizal ka, Cavite, destino ka. Hindi ba magkalayo yan? Oo. Cavite, Rizal. Cavite, Rizal. Pagitan niya ang Metro Manila, di ba? Oo. Kaya noon, talagang Cavite ka, destino ka, Rizal. Rizal ka, destino ka, Cavite. Kasi yan ang magka-division talagang originally, bago naging MMC yan. Oo. Okay. Pero naano ka rin sa Metro, no? Kaya kilala mo itong mga taga-South. Hindi, kaya ako lang naman kilala ang mga taga-South. Pagka minsan kasi si Bong Budenya, di ba naging DS ng South yan eh. Yan siya para, yung naputang. Meron kasing isang district servant sa Metro Manila na galing Central. Yung Peter Bukel, narinig mo yon. Bukel. Oo, kumawak siya ng North Cavite. Kaya minsan pagka nag-meeting ko, magka-close kasi yan, si Bong Budenya sa Peter Bukel. Minsan pag may meeting ang Cavite, malapit lang sa South. Minsan, andun si, ano, si Bong Budenya. Okay. Oo, siya yung inabutan ko. Sinong makakilala mo, Brad Carlo, na ZS, DS, ganun? Sinong naabutan mo? Napunta yan dito sa Midwest. Sina? Jun Ganadores. Yung DS yata o Zucker Batian sa Manila yata. Binanggit ni Brad Al kanina. Maangas din yun. Oo. Na, napunta ng abroad yun si Jun Ganadores. Ngayon nasa Australia na. Australia na siya ngayon. Oo. Alam ko nga nasa ibang bansa na yun. Yun ang nabutan kong matandang manggagawa na nag-handle din sa amin ng mga panahon na yon. Taga ano yan eh, taga Imus. Kaya anong panahon na yon, ano sila, Central District. South Brad, nung buhay pa nung si ano, Ruel Piñon. Buhay okay. Pa yung Ruel Piñon. Ang kilala ko lang sa Cavite, si Ana Antonio. May kilala kang Ana Antonio? Wala. Ang kilala ko, matandang si Ana, nangyayon ko sa Cavite, Ana Batula. Okay. Baka mga na-promote na lang din to na bagong regular. Kasi marami na rin na walang yung regular. Ano, Redal. Yung Ana Batula ninyo, yung mataba, di ba? Matabang babae. Oo, si Ana Batula, yung mataba. Kilala mo pala. Yan. Kasi Cavite yan eh, ng West District ng Cavite. Sa parting Nubilit. Binakaya niya ata kung Nubilit. Para basta West District ng Cavite. Ng ano yan. Cavite. Na destino din yan dito sa amin. Yung Ana na yun. Dito sa amin. Talaga? Oo. Yan. Oh, kilala mo siya. Matanda na rin siya, diba? Nag-ano kami. Sa kanya ako nagsabi na ayoko na. Sis Ana, ayoko na po.
Kilala mo yun, Broly? Yung mataba na yun? Ano pangalan? Ana Batula. Batula? Ay, iba siguro yung sinasabi mo. Iba nga. Sorry. Na-confuse ako. Isend mo yung picture sa akin. I-ano natin. Dun sa Discord. Ang sarap ng kwentuhan natin, no, sa Discord. Bago gusto mo sumali, Bradal, marunong ka ba mag-Discord? Pag-aralan natin. OG. Oo, pang bagets kasi to. Kasi kaming mga bagets, ano, pang gaming, ano to eh, chat. Diba, Bradlon, natutuwa ka rin sa Discord, diba? Nagagamay mo na rin. Ano kasi to eh, meron kaming voice call every night. Ang tawag namin, Pondahan ni Ate Pechay. Isang click mo lang doon, makakapasok ka na sa voice call. Nagkikwentuhan kami hanggang madaling araw. Ako, unlimited. 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 Oh. Sponsored by Broccoli TV. Brad Carlo, sige po. Sino nakakaalala nung ano, yung worker na nag-ano, anong tawag dito, sa pasalamat? Pag magpapasalamat ka, mayroong parang briefing na ginagawa. DS yun eh. Ano pangalan nun? Yung siya yung nagbibrief kapag magpapasalamat ka. Medyo chubby. Sa admin office ba to? Apalit? Apalit. Di ba si Brad? Brad Bong yan, di ba? Di ba? Para siya yung nag-handle ng admin eh. Yung TOC, Thanksgiving no, Orientation Committee. Oh. Ang TOC kasi alam po ang humahandle niyan, South District ng... Kami, oo. Oh. Sila si Jock. Oo, doon ko nakikita yung, si... Oh, yung medyo pre, no? Sino ba to? Nalimutan ko na yung kapatid na yun na manggagawa. Na, pareho sila manggagawang magkapatid. Nasa Brazil na? With them, sila si Leslie. Ay ba. Yung kapatid niya kasi worker din. Sulibit bit. Sulibit. Eh, yung babae yun eh. Nasa TOC na yun eh. Pero yung kapatid niya lalaki, worker din pero nasa Cavite North. Jocelyn Cain. Oh, yun. Ano pilit Cain? Cain, ah. Oh, yun si Jocelyn. Sis Jock na, sis Jock. Oh, yun. Kasi yun. Jocelyn Cain. Oo, siya yung naglilista. Napuputol ka, Brad Carlo. Oo. May masisipag dyan, gumagawa pa ng mga ribbon. Yung ilalagay mo sa dibdib. Oo. Kasi yung friend ko, siya yung nagugluggan kasi kailangan mo igluggan yun eh. Ang tiyaga niya, ginugupit pa niya yung mga art paper. Piprint pa yon. Para yun yung dakilang tungkulin niya, every pasalamat pinapamigay nila yon sa ano, sa admin office. Grabe no. Pero tingin niyo ba ano? Ewan ko ah. Kasi nagpasalamat din ako doon eh, yung individual pasalamat, yung papakita ka sa screen. Yun ang nagpapahaba sa pasalamat eh. Isa-isa kasi isa, yun eh. Sabihin mo yung dahilan ng pagpapasalamat mo. Oo. Yeah. Pampahabay. Parang... Eh, salamat, umaabot ng misan, sandaan. Oh. So, hindi pa individual. Kaya ginawa nung bandang huli, pinagsama-sama na lang. So, parang itong that bago ngayon, may tipo to. Ha? Eh, ngayon, na nagpapahaba yung recap. Yung recap. Ang natutunan ko po. Segment. Ang nakakabwisit niya noon, Broccoli, nung uso pa yung sinasabi mo, is kapag birthday ni Bess or ni KDR, naku, napakahaba kasi sinabay yung mga pasalamat ng mga division, distrito, so nakakabwisit. Oh. Ang haba-haba, oh, kapag birthday ni Bess at ni KDR. Ang dami kasing grupo niyan eh. Ang bawa, quad. Mayroon pang zone 2, quad. Zone 3, quad. Eh, ang dami nun. District oh, what? Ad pro. Local ad pro, di ba? Local ng ganito. Zona ng ganito. Ang dami nun. Kaya talagang inaabot maghapon eh. Individual pa. May record ako nun eh. Sinave ko yun eh. Panghuli ng individual.
Tabulin na individual. Eh, ikaw naman, as nakikinig, ikaw ba pagtsatsagaan mo yon paulit-ulit lang na hindi mo naman kilala? Siyempre, lilisaw-lisaw ka doon. Oh, siyempre hindi. Siyempre. Kakain ka, di ba? Kuntuhan kayo sa likod, ganun. Pinin na soya milk. Kaya, ang daming naglalatag doon eh. Di ba may mga picture nakalatag sila? Ng ano, banig sa apalit. Sa bleacher. Parang ang dumi-dumi tuloy tignan kasi nakahiga sila doon. May barber shop pa. Maalikabok pa yun. Maalikabok. Napaka maalikabok doon. Kasi lahar yun eh. May barber shop pa. Lahar ang gamit na eh. Kaya maalikabok. Barbershop, tapos may talata yung barbershop, di ba? Corinto. Hindi, never ako nagpagupit doon. Nagpagupit pa kayo doon? Magkano doon? Dati. Ako isang beses. Ilan? 200? Parang 150 during that time. Para sa gawain. Eh, ang gupit lang noon time na yun, mga average 30 or 40 pesos lang. 30. Pero doon, 50. Oo, 150. Ilan ang barbero doon? Dalawa, tatlo, ganun. Maliit lang. Ang isang barbero doon, natatandaan ko yung X-Man. The X-Man. Yun bang asawa ni Bana ni Lydia? Lydia, yung Lydia na ano? Lydia. Oh, yung asawa niyang lalaki, yun yung barber doon. Main barber. Oh. Anong pangalan nun? Si Larry? Ha? Yun yata yung Larry. 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 Oh, nakikita ko. Yung inano yun eh, in-strapping ng iglesia. Nagtima na maanambala sa mga ano. Ayan, nabuhay naman siya. Ayan. Yun siya. Yun yung barbero dun. Kompleto na dun sa Apalit. Pag nauhaw ka, may water station. Gusto mo mag-shopping, may grocery store. Gusto mo ng DVD? Gusto mo ng DVD? Pirated? Nandun din. Mga pirated. Di ba, Kuya Talong? May pirated DVD doon. Ha? Pirated DVD. Oo, oh, pirated DVD. Dun, natisod nga ako dun eh. Turang ko yun. Ang isa rin sa masarap dun na binabalik-balikan ko dati yung bang hotdog na yung tusok-tusok na hotdog na kulay brown na ano, para siyang fishbowl style. Yung masarap din yun. Yung parang fishbowl. Okay. Oo, masarap yung fishbowl doon sa may ano yun eh, gilid. Yung tabi ng lobby yun eh. Yung sa panakain. Oo, yun. Malapit sa ano, museum. Oo, oh, malapit sa Ilili Museum yun. Museum. Ingkong store yun eh. Ako na ba? Oo, ano? Ingkong. Taho. Yung taho ni Bratislao. Talagang taho ni Islao. Bumibili din ako nun eh. Yung soya milk. Soya milk, oo. Uso yan dun. Soya milk. Pero kasi ako, nakatambay ako dun sa ano. Ayun, Proben. Oo. Yun, lisaw-lisaw yung mga kapatid dun. May nagtatayo pa ng tent dun. Oo. Tuwang-tuwa pa sila, di ba? Tuwang-tuwa yun eh. Kapag tayo mga nagtitexto, parang walang pakialam dun sa KNP na nagtitexto. Doon na lang nakikialam sa texto na ni Bes. Kung si Bes na nagtitexto. Takbuhan yun. Yun. Pag si Bes na. Talag. Kasi di ba, ano, well, at that time, eh, si Bes, kapag ka nagtitexto yung KNP, si Bes nagluluto. Hindi rin naman nakikinig. Hindi rin nakikinig. Oo, si Wilos naman nagluluto din. Nagluluto din siya at that time. Sa kanyang kusina naman, yung kanyang ano, kantin. Si kumikita rin nga, sa Los Mons. No? Oo. Si Willie naman at that time, eh, nagtitinda naman ng peanut butter. Willie's peanut. Kanya ba yung Willie's na yan? Yung sumikat? O iba yon? Ah, Lilis! Lilis pala yun. Magkatunog pala yun. Taro din na yung Brad Willie.
Parody version. Kaya nga, di ba, nung umalis si Willie. Nung umalis si Willie sa iglesia, yun ang una-unang sinumbat sa kanya. Eh, ikaw naman, yung Willie's peanut butter. Hindi nga pwede kumutang dyan. Sabi nung mga nagpatutuo na napaka-swapang daw ni best na ni Willie kasi yun daw kanyang Willie's peanut butter, hindi ka pwedeng umutang, sabi. Si Zumbat ni Willie, yung ano, nung umalis na siya. Ang bihira naman ito mga ito. Pagbata na sila, no? Doon sa pati sa pwesto. Na komo daw mayroong kapatid na nagtitinda lang ng mani, eh, pinaalis daw ni Willie. Yun yun eh. Yung sumbatan, yan. Sumbatan na sila, sumbatan. Pero mo, ah, pasal araw ng pasalamat yun. Sumbatan sila ng sumbatan sa... Kaya... Ay ano, Brad Al, kilala mo ba yung pangunahing alalay ni Willie noon? Si Pangyaw? Pangyaw? Si Pangyaw? May alalay siya? Oo, oh, yung okay. Si Pangyaw. Yun, bumaliktad yun nung nawala na si Willie. Yun yung nag-bulgar kay Willie. Si Pangyaw yung nasa AdPro, yung payat na malaki mata na mayabang din yun eh. Kasi alalay ni Willie yun. At meron magaling din daw yun magbasa-basa kasi nag-aral sa paanan ni Willie. Nung nawala si Willie, yun yung una agad na tinanong ni Bes kung anong mga pinagawa ni Willie. Yung nagpatotoo si Pangyaw. Kung kilala niyo yun, pinagkanulo din siya. Pinagkanulo si Willie. Pero bro, in fairness kay Brad Willie, ang tapang niya. Oo. Ang makita sa stage yun, di ba? Against all odds, lahat kalaban niya eh. Mm-hmm. Oo, that time. Ay, kasi naalala ko yun, Word Carlo, di ba, sinabi ni Winnie noon, di ba, sabi niya sa stage, sinabi niya, meron kasi siyang conditional na pag-support. Oo, meron siyang conditional. Conditional. Tanda daw yung tanda, ayun. Tanda, o yun. Eh, tanda, pagkatapos pala noon, ito pa lang sila loose, mga KNP, iba na palang iniisip. Oo. Para kung yayabangan sila doon kay Winnie, arrogante daw. Kumbaga, bakit ako conditional? Yun, panati ko pa ako eh, parang sa akin, bakit mo hihinga ng tanda, eh subo yan, parang sa akin yun na, para sa akin, that time, kasi panati ko ako eh. Ganun. Talaga. Kaya naka video chat ko si Willie last time, pwedento ko pa sa kanya yun eh. Sabi ko, Bradwell, ang angas mo, ang galing ang ano mo, ang tapang mo ha, umakit ka sa stage, kalaban mo lahat. Hindi ko alam yan ha. Inactive yata ako niya. Ay, baka ako na inactive pa rin, Broly. Oo, hindi ko alam yan. Yun kasing time na yun, Broly, yung sinasabi ni Brad Carlo. At that time kasi si Will, at that time, hindi na siya nagbabasa. Okay. Even though, ano pa rin siya active. Hindi pa rin siya, hindi na siya nagbabasa. That time, kasi parang, wala na si Biz that time sa ano eh. Sa yung pogi issue. Yun yung pogi issue eh. Papogi issue. Pogi issue. Yun, kaya siya pinatigil sa pagbabasa. Dahil sa siya. Ang nakakaano doon, Bert, si June din pala ang nagsusumbong sa kanya. Yung usapan sabi nga ni Willie, bro, sabi ni Willie, usapang mag-asawa yun eh, usapan sa kwarto. Dapat hindi na lumabas yun eh. Tama may point naman. Oo. May point naman. Tama naman yun. Wala klaro. Labasa ng baho. Si ano din si itong si Jane talaga parang sama din ng ugali. Yun ang turn off din ako diyan. Sama naman ng ugali ng babaeng to. Dapat suportahan mo 'yung asawa mo. Huwag niyo ilabas 'yung baho ng family. Na ano rin siya kay Bes siguro. Siguro, siyempre, gustong makakuha ng information ni Bes. Oo. Eh siya, as a kapatid, all out naman siya. Na wala na yung privacy nilang mag-asawa. Hindi, ang loyalty niya talaga kay Bes. Kay Bes ang loyalty niya, wala kay Willie. Ganun ang pinapakita niya dun. Parang ano, kundi baling mawala ng asawa, wag lang mawala ng Kristo. So, oh, yun ang... Pa rin. Namit ko na personal yun, Jane? Sino nakamit na personal dun? Oh, namit ko na personal. No, namit ko na personal. But doon? Ayos ah. Oo, tagal lang. Eh, maangas nga, parang maangas yun. Kasi dati sa Facebook, nanayan ako doon eh. Minimessage ako dati. Wala na sila Willie. Hindi, ang maganda tanongin mo dyan, ano, tungkol kay Jenny, ugali niya, yung mga matatanda talaga ng mga worker.
kasi yun yung nakaranas ng mga kalupitan yan doon sa kalupitan niya. Oo, kasi ano yan eh. Yan yung humahawak sa finances eh. Bago ka makahingi ng pamasahe dyan, susumbatan ka muna, sasabunin ka ng kung ano-ano. Ayun, tanongin mo si Nobody Cares. Alam niya yun. Oo nga eh. Hindi siya sumali ngayon eh. Oo, pero si yun kasi sila yung mga 90s eh, worker na nung 90s. So, yung alam nila yan kasi yung nakausap ko rin na worker, ganun din ang reaction eh, sabi niya. Ano si Jay, napaka, nakakaanong inis yung ugali niyan. Ang yabang niya, parang mayabang na kasi dikit kay, ano yan eh, kay Bess. Tsaka pinagkakatiwalaan sa pera. Yung mga utang-utang, ganun. Yan yung sinasabi ni Willie noon na spatter. Ano ba, may naanib na mayaman, medyo may pera. Yun yung una-una doon na. Kumbaga sa ano, profiler. Nagpo-profile. Mm-hmm. Yung kapatid na ito, ito pwede ito malapitan. Siya yung una na parang magsasayko tapos mag-a-analyze kung ang isang member pwedeng utangan. Kasi ano si Bes, malang mahilig mangutang yun eh, kung kanin-kanino. So, yun yung sinasabi ni Winnie na yung mga member diyan bagong ani pa lang may nakatoka na diyan may nanonood na diyan may nagsusubaybay na lalo kung na pag CI na nila CI o CI yun tinatanong nga yung trabaho kahit yung mga sa lokal lang di ba si Bud Aldred tinanong siya anong trabaho mo ganun magkano kinikita mo tapos nilista na siya as ano na mahihingan Dati si Jane ang ano dyan, primary ganyan ng trabaho yan ang tungkulin niya kay Bess. Taga-ispat ng mautangan. Okay. Ang lungkot din ng story nila yan, no? Si, parang kinuha yung anak, di ba? Anak ni Bud Willie. Hindi niya kasama. Tapos, napagsalitaan ng masama. Totoo kaya yung nanghahampas daw ng Walker? Walker. Natanong mo ba yan, Bud Carla? Hindi eh. Siyempre, hindi na amin din yun. Pero kung baga, ano yun eh, private matters yun. Ang sinasabi lang sa akin ni Brad Willie, yung mga private matters nila, inilabas. Inilabas yun eh. Hindi siguro, na. Na-trigger din siguro siya. Hindi kasi, siyempre, pag ano ba, misis mo, eh, ano yan, madal-dal siguro. Hindi mo na matiis. Diba? Minsan, ganun. Nahihila ka ng gano'n. Oo. Ganun, oo. Sa kanya ba binalabag? Baka naman sa ano lang. Bakit nabog lang? Oo, nagdabog. Napundi na eh. Para exaggerated lang din yung mga sinasabi ni Jane para pa sa mga intuili. Exaggerated. Maaari. Ano ba yan? Parang ang hirap din ng katayuan ni Jane doon kasi kung hindi siya sasama, maiwan siya sa kulto. Kung sumama naman siya, kulto pa rin yung tinayo ni walang kawala. Dito na dapat sumama. Dito sa dapat sumama. Sa atin. Brocoli TV na. Brocolism, sabi ni Maraya ka pa. Sabi ni Brocoli, Dominic Charles, Brocolism. 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 freedom from cults. May nagtanong sa akin eh, ano bang goal nyo dyan sa podcast nyo? Sabi ko, freedom from cults. Tutulungan namin kayo makalaya, makaalis dyan sa mga kulto. Once oye, na... shoutout lang ako, bro. Mm. Ahalan, Ramadan. Ramadan na dito sa Middle East bukas. Oy. Ramadan na dito. Bawal na kumain. Kaya ngayon ako makain eh. Bawal na kumain sa labas ng umaga. Ayan na bang ano? Sinusunod mo? Hindi, gagi. Bawal na dito. Kulong ka rito. Okay. Kukulong ka rito pag nahuli ka kumakain sa labas ng Ramadan. Ah, bawal. Kala ko magmo-Muslim ka na eh. Hindi. Mm. Brocolism, brocolism. Solid, solid. Kala namin mag-aada ka na dyan. Id-idil-fitir ka na. Id-idil-fitir. Id-idil-fitir na. Ano pala bukas? Eddie Holiday sa Pinas. Tama ba? Ramadan eh. I-search ko. Sa bagay kami, hindi naman kami affected ng mga ano, US holidays sa sinusunod namin. Nag-freeze si ano, Brad Carlo. Nag-freeze ka, Brad Carlo. Oo, solid ka. Parang ano yan ah. Loyal, pledge of loyalty yan ah, sa broccolism.
Paro di Ay, lang to, guys. Hindi mo makahati ng bayan. Oo, dyan. Bakuya Talong, natutupad sa atin ang hula. Magkakatatlong bahagi, di ba? Oo. Sabi ni Peculiar, ayan si Broccoli, it's dalawa lang yan eh. It's either magtatayo siya ng sarili niyang ano, iglesia, or ano. Ano ba isa? Basta yung isa mga ngaral eh. Nakalimutan isa. Hanapin ko nga sa chat. Sabi ko, ano ituturo ko eh? Gusto kong makawala sa ano. Nakalimutan ko yung sinabi niya. Ayan. Ano lang tayo dito? Meme lang, meme. Parody. Nagbibigay aliw lang tayo. Chismis, chismis, ganyan. Pansin ko pag chismis, ang daming ano eh. Ang daming nanonood. Sa ano? Pagiging makati ng kanilang tenga. Di ba may ganun talata? Yon. Brad Lutz. Nandiyan ka pa, Lutz Chris. Brad Lutz. Dito ako, Broccoli. Oo. Sa Pangasinan ka, no? Oo. May ano kang anong katungkulan mo diyan? Officer ako. Uy, officer. Nako. Hindi ko natatanong yung mga details. Pero ano bang paano ka naka anong turnaround point mo? Turning point pala. Bakit? Yung mga pinagtuturo na ni Bonjing. Aral talaga. Doon na ako. At saka dahil na rin sa lokal ng Reddit. At dahil sa iyo na rin, Broccoli. Avid. Listener niyo ako dito sa Broccoli TV. Salamat sa Diyos. Okay. So, na-realize mo, it makes sense yung mga pinopost sa Reddit. Oo, nakaka-relate ako. Okay. Parang kung closet ka, officer, ginagampanan mo pa rin tungkulin mo o dumadalo ka lang? Hindi na ako dumadalo, Broccoli. Nag-a-attendance lang ako na through online. Attendance, one device. Lutz Chris, one pero, device. Pero dinalaw nila ako dati. Bakit daw hindi ako pumunta ng lokal? Sabi ko, nag-online lang ako. Pero hindi na ako dumadalo, hindi na ako nanonood. Hindi na ako updated ngayon. Sige. Pwede mong sabihin busy ka sa ibang bagay. Anong excuse mo? May trabaho ka, ganun. Oo, ganun sabi ko, Broccoli. May trabaho ko. Okay. Yun pero pala yung ano dati. Bago ako bautismuhan, merong kina-fill up ang tsako no sa akin na form. Nagulat ako. Tinatanong kung magkano ang sweldo ko. Ayan na nga. Totoo pala. Hindi ba naman tatanungin pa? Medyo kinabahan ako noon. Anong layunin? Totoo pala. Kasi nakwento lang sa akin yan eh. Baka ipoprofile ka. Kung para mahingan ka. Kinukuha talaga kung magkano ang sweldo. Nandun, nakakagulat. Bakit ba naman? Anong pakialam nila kung magkano ang sweldo? Oh, will it make a difference? Kung milyones ba ang kinikita mo, anong difference nun? Siyempre, hingan ka. Mas lalapitan ka. Talaga? Nilagay mo ba sweldo mo dan? Nilagay ko, Broccoli. Kasi medyo naniniwala pa ako kay Best noon eh. Dati wala. Di ba, Badlon, wala? Wala. Walang ganun. Nagsimula lang yan, yung nagkaroon ng form. Yung form, yung personal information form. Parang standardized yun eh. Sa likod doon, meron yun yung income. Pag bautismo, pipilapan yun automatic. Oo. Religion, tas may ano, income. Nak ng teteng. Ano din, Bukoli, no? Parang nakakataba din ng puso kasi
napapansin mo yung mga naaanib sa Bacolod SM, yung mga officers. Mm. Officers, workers, regular, zone servant, and district servant. District servant, oh. Mga 24K, di ba? Meron? Oh. Meron din mga kabataan. Lahat sila eh. Mga iba-iba. Halos lahat. May... All walks of life. Oo. Yung kanina, kachat ko, si Brad Jimmy, nagde-deliver siya ng sa Shopee. Yun, sinend pa niya yung mga picture niya sa akin. Sabi niya, bro, dinadownload ko yung mga episodes mo, pinapakinggan ko sa cellphone ko habang bumabiyahe, nagde-deliver ako. Ang pasok niya daw is walang pahinga everyday, talagang Monday to Sunday. Puro podcast po pinapakinggan ko. Salamat sa'yo, naaliw ako kasi stressful tong trabaho ko. Salamat sa'yo. Nakatulong tayo. So, all walks of life. May mayaman, may mahirap, may kabataan, may katandaan. Diba? Meron. Ramen! Diba? Ramen. May agnostic, may Christians. Ayun, mga galing ng MCGI. Kaya, ano, nakakatawa din. Ayun, sali kayo sa aming Discord group. Oh, libre lang yan. I-click nyo lang. Install lang kayo ng app. Magkakilala tayo if you need ano help. Ayun. Brad, ano? Sino ba to? Mamaya, may kwentuhan ulit tayo. Pagka, ano, bored ka, di ba? Pag wala kang makausap, kailangan mo ng community. Ikaw nalulungkot, pag-iisa. Okay. So, anong plan mo, Brad Lutz, Chris? Hanggang kailan ka magpe-pretend? Ang kailangan muna nasa loob ako, bro, para hindi mahalata. Ako pala yung gumawa na ng hakbang para makilala ng lokal namin ang lokal ng Reddit. Kaya lang, ang mahirap kasi, pagka sinend mo sa messenger yung link, hindi naman basta-basta agad mababasa yung mapupuntahan yung link, hindi didiretso sa site. Ia-ask ka niya muna na mag-download ng Reddit na app. Eh, yung mga ibang ditapak, siyempre, hindi naman techy, hindi maka-download agad, hindi nila ma-view agad yung Reddit, miss na mabasa sana nila agad. So, nung okay. Gumawa ako ng may account ako, pinagsisend ko sa mga kalokal yung link ng Reddit. Nako po. Mababranded ka na yan. Hindi, pero ibang account ang gamit ko. Ibang account, di nila alam. Ah, hindi ka nakilala. Uh-oh. Depende siguro sa link na sinend mo. Kasi pag yung mismong subreddit na, yung XADD chuchu, diretso na yon, makikita nila yung mga post doon. Ano bang sinend mong link? Baka reddit.com lang. Hindi bro, yung ano, yung mismong link ng X and yun Closet. Mismo? Kasi ako sinubukan ko eh, kung for example sinend sa akin yung ganun, tapos i-open ko dito, talagang tatanong pag i-installin ka niya ng Reddit app. Unless siguro sa ano mabubuksan sa PC. Browser. Diretso na talaga yun. Pag sa phone, baka mag... Required mag-download ng Reddit app. Reddit app po yun. Okay. Sige. Okay, take note yan ni CP, di ba? Admin doon. Kasi pag nabuksan nila yon, patay. Mamumulat ang kanilang kumbaga, Bacoli. Malalaman nila ang buong katotohanan. Siguro naman alam sila dyan eh. No? Aware naman siguro mga nangangasiwa ngayon dyan sa iglesia na yan, meron Reddit eh. No?
Oo, matagal na. Nagbubulag, 2021 pa to eh. Nagbubulag-bulagan lang yan sila. Two kasi years na. Magkakaroon ng ano yung mga ditapak eh. Ay, locally, parang panawa. Kaya tayo dito, nananawagan po tayo para po din sa mga membro. Sa mga member dyan sa samahan na yan, hanapin po ninyo ang credit na iyon. Ikalat po. At ikalat po ninyo. Ipamahagi. Ayos yan. May kasandawal ang style yan. Di ba yung di ba Kuya Talong, ganun ang style ni Michael Sandoval na hanapin po ninyo ang comics na iyon. Pagbukas mo pa lang no, na ang bungad si ano si So It's sabi niya mo oh, mga katsukaran mga ganun hindi natisod ka na ito may video ako teka ah pwede ko bang iano to katsukaran ano yun eh katsukaran kautot ang dila ganun wait lang play ko lang ah hindi niyo ata makikita eh pero eto. Benedict! Woo! Ayan, sorry. May pinlay lang ako. Makikita nyo yun sa replay. Hindi ko na i-share sa inyo. Ayun, i-share. Ah, may mga nag-message nyo sa akin. Tingin po link ng Discord. Send ko sa inyo after ng, ano, ng ating Nissan 1 cup noodles. Happy New Year pala. Happy New Year. New Year. Happy Jewish New Year. Nakaka-attend ka ba, Brad? Ano? Brad, Kuya Talong, nakaka-attend ka ba ng mga ganito dati? Oo. Ano naman? Nakaka-attend ako nun. Yung pag Nissan 1. Eh, yung papanan. Hapunan. Kailangan kasi malinis ka raw eh. Oo, oh, nakaka-attend ako. I think 2005 naka-attend ako. Nadumihan mo siguro yung banal na hapunan nila kung umattend ka. Nadumihan. Oo. Dapat daw kasi diyan malinis lang kasi baka magiging gagaya ka ni Judas Iscariote. 'Di ba? Hindi pa nanakot, no? Mm-hmm. Parang tinatago nila yung link. Hindi ka bibigyan kung madumi ka. Diba? Parang... Ano pa yun eh? Sa Apalit pa kami nagpunta nun. Yan ba yung may common meal? Common meal, oo. Ano? Texto lang yan? Walang common meal? Ah, wala. Hindi pa yata uso yan yun. Walang common meal. That time siguro. Ay, ano yan? McDonald's. Kasi eh. Yung banal na hapunan. McDonald's yung ano, yung unang... McChicken. Walang common meal nun. Naabutan mo yan, Badal? Oo, nung unang inano ang banal na hapunan, McDonald's talaga. Ang dami. Nagkandaloko-loko daw, yung mga kapatid, merong hindi nakakain, meron naman nakadalawa. ano pa yun? Ay, bukuli. Nagmurahan pa yun. Nag-ina mo. Nagmurahan. Kapatid, oo. Kasi, ano kasi yun, late na dumating yung mga stock galing sa Apalit na ano, McDo, eh. Akala ng taga McDo, kaya nila yung ganong karami, eh. Parang na miscalculate nila. Kaya, ang nangyari noon, eh, marami na tiso, marami hindi nakakain, marami naman sobra-sobra, may kuha ng 10 box. Kaya nagmura na, inaw mo, gano'n yung nasabi, grabe. Sabi yung nangyari na yun. Kaya nung sumunod, sila na nagluto, Apalit na nag-provide. Yun. Ah, talaga? Anong kinain, pinahain sa kanila? Nung sila na? Nagluto ko na yung pangalawa eh, pero nung unang-una talaga, McDo yun, kasi galing pa kami ng summer noon. Ma-stab na ibinigay sa amin. Nasa oval ako noon eh. May mga matatanda. Kaya pinagkukuha ko yung stab nila para ako na lang kumuha ng McDo nila. Mm-hmm. Ganun ang ano noon. Haba ng pila. Mas magulo pa yata pag common meal eh, no? Required ba yun sa ano? Sa Kristyanismo? Di ba ang common meal dapat si Kristo? Parang spiritual lang.
dapat daw kasi ano, ano na naman daw yun, incident lang naman kasi kailangan. Halangan naman, gabi na yun eh, kumain. Diba? Ayun, kumain na lang, incidental lang daw yun. Pero ang tunay daw talaga na pagkain doon yung aral. Eh magulo nga kasi kung ganyan. Distribution pa lang eh, hirap na eh. Sana pinagbaon na lang nila ng sandwich, ganun. Ang gulo na ng distribution pa lang nun. Parang may ganyan pa sa Ultra. Ano yung sa Ultra? Yung mag-stampede pa sila dun. Parang... Ad Congress. Okay. Parang may common meal din dun. Oo. Meron pa ako na, meron naman ako naalala no. Hindi ko alam kung Bible exposition yun sa Araneta, kung anong gawain yun. Na may food para sa mga kapatid. Kasi may isinira ang mga lokal eh, para doon sa food eh. Pero hanggang sa natapos yung event doon sa Araneta, walang ibinigay na food. Nasa labas. I-expect ng ibang mga kapatid, yun yung food. Pagdating sa doon sa mga nag-distribute, pambenta pala. Pambenta. Binibenta. Kaya mayroong notice doon, asan yung ano? Yung pinanghingi sa lokal na para sa food na dadalo sa event. Ah, may hingi yan. Oo. Hindi para, may ano, yung pinalisot ko lang na, hindi yung para lang sa bisita, dala-dala. Sa bisita, libre. Yung kapatid, bibili. Makihirap mag-organize niya. Parang kapatid ba ni Yuli yung mga organizer nung ganyan? Nabanggit sa akin. Panahon na yun. Anong oras? Tapos na nalaon. Alas 12 yata. Ikaw ba, Lutz Chris? Umaten ka ba ng mga ganyan? Hapunan? Banal na hapunan? Brad? Lutz? Brad Lutz? Andiyan ka ba? Nawala. Brad Lutz? Hello? Wala, wala. Kasi ako, parang hindi ako dumalo niyan eh. Hello, Broccoli. Pasensya na. Ayan nga. Nag-CR lang. Oh, umaattend ka ba ng mga ganyan? Mga banal na hapunan? Oo, oh, nakaattend ako bro. Dire-diretso. Tumigil lang ako ngayon. Okay. May common meal din kayo sa Pangasinan? O meron. Meron silang niluluto doon. Tapos yun ang pamimigay pagka kainan na. Ah, sa lokal to? Sa lokal. Opo. Hindi nag-organize ng per district, gano'n? Wala bro, per local ang celebration eh. Okay. Common meal din pala. So parang gumaya din sila sa Catholic. Ang ginagawa lang doon Bukol, bawa. Ngayong hapunan ng Panginoon, ang ating common meal is fried chicken, gano'n. So, alam na naman, i-discounting na yung mga lokal kung ano yung gagawin nila. Bibili sila ng manok, gano'n. Ano, gano'n lang. I-announce na beforehand kung ano yung ano. So, kayo, ano to? Kayo buong kapatiran? Buong kapatiran? Buong kapatiran. Hot chicken, bread chicken. No? Okay. Sinong supplier niyan? Baka kanila din. Hindi naman. Kanya-kanyang bili lang. Like, oh, may ano tayo, kapatid na... Kanya-kanya. Ah, okay. Well, bakit ganun? Hindi naman required na dapat puro mo chicken. Dahil yung aral naman talaga ang ano. Ano bang mga paksa sa ano? Sa banal na hapunan? Tungkol din doon sa Last Supper. Oo. Ang paksa ng binago na kasi nila yan eh. Hindi na banal na hapunan, kundi hapunan ng Panginoon. Ayan ang tawag nila dyan. Di ba ganon? Bakit iniba? Namali sa diwa? Oo. Eh ganon din yan, di ba? Oo. Banal din. Ngayon, namali din paksa nila dyan. Umiikot din dyan. Oo, yun. Tama yun. Siyempre, kagaya ng alam natin, umiikot ang pag-aaral sa ganyan, andun pa rin yung ano, batikos naman sa ibang INC na ano, nag-hapunan sa umaga.
Oo. Oh. Kaya sa kanil, kasi ang ano nila, oh, sa INC kasi banal na hapunan, no, yung Santa Cena. Wala naman ika daw yung sa Biblia. Kaya ang inano nila sa kanila naman, sa MCGI, hapunan ng Panginoon. Okay. Eh may breakfast din sa ibang lugar. Tatapat, 'di ba? Sabay-sabay 'yon. Pag pumunta ka sa ibang time zone, umaga doon. Oo, sa iba ano, ano sila, umaga sila. Umaga. Kaya binago ni Bes 'yun eh. Binago niya, sabi niya yung hapunan daw doon ay ano, parang meal of the day. Binago niya nung huling anong huling pag papaksa niya nung buhay pa siya ng yung hapunan ng Panginoon. Binago niya yung hapunan, sabi niya doon sa Greek daw ang equivalent noon ay meal of the day, kaya kahit anong oras mo ganapin daw. Okay, lusot na naman. Lusot. Pero hindi lusot. Pero sa Biblia, supper yan, di ba? Oo. Supper. Which means gabi yun. Okay. So may Judas din sa ano? Pag nagaganon. O pagka, oo. Kaya yung sa sinabi nila na kinakailangan malinis ka. Kasi pag susubo ka ng hapunan ng Panginoon eh, baka ang maisubo mo kagaya nung kay Judas. Kaya magkailan din sa kanila yun, hapunan ng pagdiwang ng banal na hapunan. Napakaintip din nila. So prior to knowing this, hindi sila naghahapunan, di ba? Kailan lang ba yun na ano, mid-2000? So before that, wala silang banal na hapunan. Diba? Oh, wala. Mga 1990s. Wala. Pababa. Nagkaroon lang sila ng banal na hapunan nung nagkakagirian na nung mga panahon na yun ng MCGI at saka INC sa tungkol sa aral ng banal na hapunan. Tapos hanggang sa mga naanib na yung mga The X-Man, baka ilang pa suggest. Magkaroon na ng ano, banal na hapunan na rin ng ano, MCGI. Gayahan lang din talaga, no? Para lang maiba sila. Para sabihin hindi sila kagaya ng INC na nagbabanal na hapon, para masasabing hindi kinopya sa kanila. Binago nila. Magpunan ng Panginoon. Tapos, meron silang ano. Meron din pagkain. Common meals. Ay, nako. Okay. Tatandaan ko dati yan, Bukoli, yung parang yung mga 90s at saka yung prior to banal na hapunan na aral. Eh, ang aral ni Miss Non, yung ang hapunan na sinasabi, yung salita ng Diyos, ibig sabihin yung pagkakatipon. Kaya, ba yung prayer meeting, pagsamba, pasalamat, yun na yung hapunan. Yun ang interpretation dati ni Bes. Yung prayer meeting, yung pagkakatipon, ibig sabihin, yun na yung hapunan. Kasi yung salita ng Diyos, yun yung pagkain. Yun ang aral ni Bes dati. Dapat may difference. Kasi may pagkakatipon na every Wednesday tapos Saturday, di hapunan din yun. Dahil pagkain din. Anong difference nun sa, ano yun, mas special tong ano? Banal na hapunan. Ang stand kasi ni Bes dati, yung pagbabanal na hapunan, yung namanan niya kay Nicolas Perez, hindi literal yung pagbabanal na hapunan. Yan ay spiritual. Spiritual ang alak, spiritual din ang tinapay. Kaya inaatake niya yan, Katoliko, Iglesia ni Cristo, kasi nagsasagawa ng Santa Cena, kumakain ng cracker, kumakain ng tinapay. Eh saan papunta yan? Sa CR. Yun ang atake niya. Pero sa kanila daw, sa MCGI, sa ang dating daan, is hindi sila nagkakamali dahil yung aral nila palagi, palagi silang kumakain ng tinapay, yung aral, yung pakikinig sa teksto, yun. Yun nga, pag prayer meeting, worship service, pasalamat, may teksto rin, so hapunan din yun, pagkain din. Dapat mas special, ganun. Oo. Something different. Ayan, nakaisip na siya ngayon. Diba? Later on, naunawaan niya, kailangan pala ito mga kapatid, na meron din tayong hapunan ng Panginoon, naunawaan niya.
di ba yung dating sa pagkaunaw. Tingnan nyo, naunawaan. O, di ba? Naunawaan yan. Ngayon, meron na din silang maral na hapunan. Mm. Kasi pero, kaya sila nag-ano ng banal na hapunan. Yung special doon, yung araw na pagkamatay ni Kristo, malapit sa mahal na araw. Kasi yung binili ni Pablo na, yung sinabi ni Pablo na, gawin ninyo ang mga bagay na ito bilang pagpapaalaala. Oo nga, Holy Week din pala, no? Sa talata na yun. O, Ramadan, sumabay pa yung Ramadan. Ano ba yon? Connected ba yon? Si Kristo din ba yon sa Ramadan? Hindi. Ah, hindi. Di ba may Kristo sa Quran? Ano bang ano ba yung Ramadan, Carlo? Holy Week, parang ano nila, Holy Month. Oh, bakit? Nag-fasting sila sa Ramadan. Tapos parang magsasacrifice sila kasi yung Eid after ng Ramadan, parang Christmas at New Year naman nila yon. Eid after ng Ramadan. So pag Ramadan, paglubog ng araw doon lang sila kakain, tapos 3 a.m. bago sumikat yung araw, bawal na uli silang kumain. Bakit? Anong parang reason behind it? Yun. Anong reason na nakasulat? Parang sacrifice nila na nag-ano sila, nag-titian tayo dito. Yun, nag-fasting, nag-sacrifice. Dahil after nung month na yun, nung month ng Ramadan, magkakaroon naman sila ng parang pag-aalay. Doon naman dumarating yung ano yung Eid na tinatawag na parang Christmas. Tapos, dalawa yung Eid eh. Yung following Eid, after a month yata, parang yun naman yung mag-aalay sila ng tupa. Yun yung kay, ano, kay Abraham, kay Isaac. So yung Eid na Eid Adha, after ng Ramadan, tsaka Eid Al-Futir. Yung Eid Al-Futir, yun yung kay Abraham, yung mag-aalay ng tupa. Mm. Yung Eid Adha, right after naman ni Ramadan. So parang celebration yung Eid Adha, parang Christmas, ganun. Pero walang kinalaman si Kristo. Okay. Pero may Abraham. O kasi Abrahamic din yung ano. Abrahamic sila, o. Sila, o. Tupa. Hindi ba yung anak niya? Di ba ang anak niya ang inalay? Iba ba yun? Yung sabi, yun, oh, yun, joke pero, lang, joke lang. I mean, instead na si Isaac, tupa na. So dito, laging nagkakatay talaga. Literal lang nagkakatay sila ng perfect ship. Kunwari, yung isang mayaman dito, Sheikh family, yung parang isang royal family, maghahanap sila or magpapataba sila ng isang tupa na perfect fit, walang ano, walang diferensya, tapos yung kakainin nila for the Eid al-Futir, which is yun yung parang New Year ba lang, Christmas, something like that. Galing, no? Yung mga traditions din sila. Kaya yung mga kapatid sa MCGI excited din eh. Pagka, uy, meron tayong ano, event. Ayan nga, naglalagay ng banners, may mga design. Excited, nagluluto. Ayan, SPBB na naman. Kailan ba SPBB? This weekend. Ngayong, ngayong Friday. Ngayong Friday. Oo, first quarter. 3-day. Sabi nga nila, oh, broccoli, magti-3-day, ano ba kaya podcast? Sabayan natin, bro. Sabayan natin. Tatlong araw. Visit. Pero dapat may ambagan para ano, hindi ka mapagalitan ng misis mo. Oo nga eh. Simulan natin sa ibulo yan. Isetap ko na kasi yung Gcash mo eh. Ikaw eh. Oh, mag-uulog ako, promise. Mag-uulog ako. Ng aking tinatangkilik. Isetap ko lang yung Gcash mo, bro. Isetap mo lang. Mm. Sige, sige. Sabihan kita. Sa Sabado, yung ano natin, LGBTQ+. Plus. Yun ang tatapat yun ng ano, Sabado. That's the second day of the 3-day ano SP Bebe nila. Bebe. Manood ka lang. Bebe. Pa-bebe. Yan. O kasi, sa 3-day nila, nakakadalo rin kasi ako dyan. Kung ano-ano lang yung tinuturo eh. Parang naituro na yan ni kapatid na Ellie. Di ba, Brad, ano, Lutz Chris, pag nakikinig ka ng mga ganyan, dapat special yung aral, di ba? Na never heard of. Bro. Oh. Pero hindi eh, no? Naituro na. Naituro na. Nako po. Sa kanya naituro ni EFS, talagang malalim para sa turo ni, ano, ni DSR. Eh ngayon, baligtad eh. Malalim na magturo si DSR.
Pero oh, daw. Out of context. Oo nga, out. May mga nagsasabi nga mali pa daw. Ngayon, Bukuli, yung ano, para bang nararamdaman ko diyan, para bang napilita na lang diyan si KDR na panindigan yung tatlong araw na pasalamat dahil yan yung namana niya kay Wes eh. Pero actually, wala naman sa Biblia yan eh. Nasa Biblia, tatlong araw na paglalakbay. Yan ang nakasulat. Hindi pagpapasalamat. Kaya, ano yan, parang, ano, waste of time talaga yan, yung tatlong araw na yan. Kapritso lang yan dati ni Wes eh. Para bang sila Luz kasi nag-uutsok yan. Maganda pala Brad Ene na ano, araw-araw lang tayo magpasalamat. Sabi ko, grabe. Kung araw-araw nang papasalamat, wala namang tatrabaho. Nasarapan daw si Luz. Maganda daw talaga. Gawin na lang palagi ng papasalamat. Oh. Nag-suggest kasi si Luz dati na one week daw yung pasalamat yung gagawin. Eh, dahil may 3 days yan, di ba? Pero madadagdag magiging 4 na araw hanggang maging 1 week. Ano na mangyayari sa mga kapatid niya? Wala nang magtatrabaho. Mapakaingat naman yung ganun. Pinagli-live nila. Mag-live daw. Ito, may nag-send sa akin ng screenshot. Teka, share ko. Pero may lusot sila doon, may palusot sila doon eh. Yung sa paglalakbay na tatlong araw. May palusot. Latapat kayo, isang lahing hirang. Ayan, screenshot ng Christian New Year. Ewan ko kung ano, may link ako niyan, pero ayan yung banner nila. Christian New Year. Tuso rin kasi sila, Broccoli, dito sa amin kasi hindi mo pwede ipasa yung link ng Zoom nila kasi nilalagyan nila ng watermark. Yung watermark na obvious, yun yung style nila dito. Kaya pang ano nila, pang depensa nila sa mga sinasabi, tik-tik. Mm-mm. Eh, pwede namang takpan. I-edit mo lang. Ayun. Pero, New Year? Hindi ba Jewish New Year yan? Kasi... Kaya nga eh. Calendar yung ginagamit nila. Christian? Oo nga. Sagutin mo nga to, Totoy Bibo. Oo. Bakit Christian New Year eh Jewish yan? Oo, yung Jewish calendar yan. Bakit pakigihudyo kayo? Anong meron? Hudyo wannabe. Okay. Sige, last 10 minutes tayo. Meron ba kayong topic na, ano, na gustong i-share? Ikaw, Brad Lutz, minsan ka lang mapasyal dito eh. Meron ka bang gustong i-share as a, ano, as an officer? May mga ano ba dyan? Yung mga nangyari ba sa'yo dyan? Ah, marami rin bro. Maraming topic, lalo na sa mga ditapak. Lalo na sa mga panatiko. Grabe ah, grabe dito kasi sa lokal namin. Actually, dito sa Pangasinan, maraming mahihirap dito eh. Lalo na sa lokal namin. Pero kumikita pa rin ang K-Drac. Hindi lang sa Dinya's Coffee, pero meron ring yung K-Drac nila, may ano, ginagawang team building, sabi nila sa balita, team building daw ng mga empleyado ng UNTV. Mm-hmm. Eh pero dito naman eh mga GS ang pinag-team building nila. Hindi totoong empleyado ng UNTV yun, ang nag-team building. Mga GS, pinagkakakitaan talaga ang mga ditapak dito. Oo. Nakita ko nga yun, yung may obey. Obey and never complain. Di ba, Brad, ano, Petalong? Per group yan eh. Oo, gaya ng sponsor nila eh. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Workshop. Pumunta ka ba, Brad Lutz? Sumali ka? Closet na ako nun, bro. Hindi na ako, ano, papaparamdam sa kanila. Okay. So, papadala, no? Kahit nasang ka, kahit nasa province, may schedule kayo.
na pagpunta doon. Ang nangyari pa niyan, bro, dito sa amin, malayo, di ba? Hmm. Alam mo bang sinabi ng ano, nung aming sinasabing servant dito, naglalambing na naman, lalambing na yung sagutin, magkatulog. Naglalambing, daw. Akala mo kambing eh. Oo. Makakarating daw sana sa Fader Rock yung mga servant at saka yung ding mga group servants at saka yung mga group leader. Naglalambing kasi ano daw, kinuha na daw yung tickets nila via ano, credit card. Eh mo naman, di ba, credit card eh, sa plane ticket. Ang mahal niyan, di ba? Plus entrance pa. So naglalambing sila dito, paano daw eh. May pamasahe, tapos meron ding kahit papaano pocket money total. Yun din naman daw matututunan doon sa KD Rock na ano yung taon nito, yung ano yan, yung team building ba yan? Matututunan, mai-apply din naman daw dito sa aming area. Ganun ang style nila dyan, yung maglalambing. O isa din pala yan sa mga trademark ng mga MCGI na termino, yung paglalambing. Ibig sabihin, binayaran na ng credit card, tapos isingilin na lang. Kinuha na sa credit card. Binayaran niya sa credit card kasi nakaschedule na yan eh. Ang problema, paano ba mayayaran yung credit card? Eh, sa kapatid yun na mayaman. Mm-hmm. Yun ang problema dun. Ganun ang sistema. Ganun nga. At saka yung free labor, ha? Na meron din dito sa Pangasinan, ang hirap naman nun. Manggagaling pa sila ng Pangasinan, nag-free labor, papuntang Kitra. Talagang daman ito si bonding na to, eh. Wala grabe, talagang... wala talaga sa katinoan tong bonding na to. Pinapahirapan ng mga kapatid. Free labor, papuntang K-Truck. Kinegosyo na nga niya yun eh. Hindi naman yun patungkol sa gawain eh. Talaga yun eh. Biro mo free labor, mga galing Pangasinan. Sa papuntang Batangas o Batangka? Bataan. Urani, Bataan. Bataan, ha? Tapos free labor? Sana, yung... magbo-volunteer yung mga malapit lang. Ba't naman yung galing pang malayo, di ba? Sa bagay, volunteer naman yan. Natutuwa naman yung iba eh, na mag-volunteer. It's a... Si Totoy Bibo, sabi ni Totoy Bibo, hindi naman natin tiyak na golf course yun. Iba sabi ni Totoy Bibo, hindi daw tiyak na golf course yung pinapatayo. Tignan na lang natin pag natayo na. Kung golf course yan, ano, aanib ka na sa amin, ha, Totoy. Bote po ang kanya ni, ano, Lone Warrior. Oo, bote sa Darnan. Umanib na kayo dito sa, sabi ni, ano, Broccolism. Broccolism daw, parang tindi ng Broccolism. Meron din, Zoroastrianism. Kay Zoro naman yan, kay Zoro. Ayan. Wala tayong tatayong iglesia. Iglesia na yan, visit. Parody lang tayo. Ayan. Sali ka, badlot, sa ano namin, Discord. Ayan, marami nang pumapasok. Ayan, hello, maganda, 20, YouTube. Maganda doon sa Discord dahil lahat doon pwede mong pwede mong makipagkwentuhan doon, Anli. Oo. Sa tambayan ni Ate Pechay ba yun? Pundahan ni Ate Pechay. Sige, pasukin ko. Sige. Madali lang yun. Kaya maganda doon dahil ano, kahit na anong oras yun nagsisimula, bro, Holly? Alas 10 ng... Mga 8 p.m. bukas na yung pundahan eh. Ang sarano nun, 8 a.m. Kinabukasan na, puro kwento. Kung content lang, i-record ko lang yun, di tayo maubusan ng content eh. Kaya lang, may mga internal ano doon. Internal usapan. Si Kuya Adel lang ano doon eh. Disney na doon eh. Kumihilik pa nga eh. Siya taga bukas. Bad Carla, ano po yan? Ano, shoutout ko lang, nanonood si ano, yung dati naming art director sa UNTV. Sports 37, si Bopolox TV, YouTube. Yun, no? Ayan. Bopolox TV. Dating art director ng Sports 37. Yun, no? Yan ang aming ano. Galing din siya ng FHM. Isa tumakatar yan. Ah, okay.
Shout out po. Salamat sa Juice. Hello, hello. Hello. Last 3 minutes. Anything to promote? Pinapromote ko ang Wilfredo's. Wala pa tayong meetups eh. Kaka-meetup kasi lang kasi natin nila si Smads eh. Sige, pagka ano. Kasi sabi ko, pagka may meetup, kailangan yung mga kilala na natin. Kasi ang daming pumapasok, hindi naman natin kilala, hindi nagsasalita sa Discord. Baka dito, tek-tek. Meetup. Marami ditong ano. Pupuntahan. San ka ba? Binyan lang ako eh. Binyan? Oo. Marami ba dyan? Hindi. Taas, papatang Las Vegas, marami. Outing naman yan, swimming na yan. Ano lang, 2 bats lang. 2 bats ng San Miguel. Oh, yan. sige, sige. Basta, ano muna namin, iimbestigahan muna yung mga data pack na legit. If you're not blasphemous enough, hindi ka pwedeng sumali sa meetup. Kailangan blasphemous. Oy, promote ko. Promote ko. Ana? Ipopromote ko yung ibulo yan, mga kapatid. Magtulong-tulong ko tayo para sa gawain, para na yung maghanap. Masalita ng Diyos. Antayin niyo yung voice o yung ABP. Ha? May ABP kami ilalabas. Yun. Daniel Rezon. Daniel Rezon. Rezon. Sige, sige. Lumipad din, no? Na blown away. Halo kay, halo kay. Ah, halo kay, halo kay, halo kay. Halo kay, halo kay. Ma, amba, amba pa 'yan eh. Sarap po. SPBB na po, kuya. Wala namang kalatoy-latoy yung sinabi. SPBB na. Ang isa rin pala na nakakatawa sa Discord ay marami yung mga emoticons na nakakatawa. Ah, si Pratino. Honey, ano, Totoy Bibo. Yun, nakakatawa yun eh. isa rin yun. Kasita nyo sa Discord yun ang nakakatawang emoticons na doon nyo lang makikita. Oo, yung mga emoticons na nakakatawa. Yung reaction. Yung mumuka. Oo. Yung halukay, meron din yan. Oh, may emoticon din yan. Sige, dadami na tayo. Okay, sa Sabado, ito, pa-share ko ng screen. Outspoken Words, a podcast for DataPack LGBTQ, Saturday, March 25th, 2 p.m., hosted by Brad Kalem. Special guest, si Flowers De Vera, isang ex-MCGI for 20 years, ngayon 80s na siya. Ayun lang. Okay, wala na akong ipopromote. Last words. Ikaw, Brad Lutz. Last words. Okay ka na ba? Wala ka ng pahabol? Wala na yata siya. Ikaw, Brad Al? Wala na. Wala na. Okay. Yun lang nga yun. Group page. Yung FB page nyo? Ano yan? Iglesia ng... Tinawag. Buuin mo. Ano yan? Anong pangalan? Mga ano lang ka doon, mga kapatid sa Facebook page ng mga tinawag na magbanal sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayun. Pakilike po. Like and share. Nagte-text doon si Brad Al. Ayun. Ayun lang. Ikaw kayo talong. Okay ka na? Iglesia ni Tyron. Ayun. Iglesia ni Tyron. Ayun. Okay, guys. Gandito na lang. See you in Discord, ha? Pasok kayo Discord. Okay. Sa Sabado. Okay. Bye-bye. Bye. God bless. God bless. Bye-bye. Bye. Bye. Namaste, Jesus.